weekly challenge, mag-ready ka. Weekly challenge natin to. Teka, para kay Arnel. O sige, sige. Sasagutin po ni Arnel yung tanong ng ating letter sender sa loob lang ng isang minuto. Tapos sasabog pag hindi niya natapos yung kanya. Yung kanyang advice. Bebe, anong tanong? Yes, ito ang ating tip of the week. Ito, ang sender natin si Joed Domingo. Joed, sabi niya, sige. Dear Kuya Arnel, hindi po ba ang Facebook ay ang ating personal space? Dito ko po na ilalabas ang aking saloobin. Marami po kasi akong reklamo tungkol sa trabaho. Mm. At dito ko binubuhos ang galit at frustration ko. Mm-hmm. Kaso, sinabihan ako ng boss ko na wag ko na raw isulat ang mga ito dahil maraming tao ang naaapektuhan ng mga sinasabi ko. Tama po bang sundin ko yung boss ko kahit hindi po ako okay sa payo niya? Mm. Oh, ready ka na ba? Okay, teka. Oh, timer ha, timer! Kasi lang, nung hindi ko ano... Ayan, ready? Okay. Okay. Oh, timer ba? Starts now! Okay, ang kausap mo ay boss mo. Eh, ba't mo ba siya tinatawag na boss kung hindi mo siya susundin? Diba? So keep that in mind. Ikaw ay nagtrabaho, ikaw ay kailangan magpasakop. Pangalawa, tama yon. Personal space mo ang iyong FB account. But then remember, this personal space is exposed to millions and millions of people who can read what you think and what you write and however you want to put it out sa public. Teka, saan ba ako? Yeah, may 30 seconds pa ako. So, kung ano man ang magiging opinion mo laban sa kumpanya na pinagtatrabahuhan mo or puri sa pinagtatrabahuhan mo, tandaan mo, yan ay makakaapekto sa'yo. Hindi lamang sa kumpanya. So bakit kung ano yung reklamo mo, yun nga, kino-confidential yan, binubulong nga yan eh. Bakit mo ibubuyang yan to your disadvantage? Ang pinakamaganda dyan, kung meron kang sama ng loob, kausapin mo yung boss mo. 1, 2, 3, go! Okay. Yun pala yun! Yes. Kausapin mo ang boss mo! Kausapin mo! At saka ako, dadagdag ko lang ah, oh. Yung mga maraming bagay na kunwari may hindi kayo pagkakaunawaan, mas mabuting pag-usapan siya at isettle siya in a correct, more personal way, yes, than like mag-uusap kayo, magpaparinigan kayo sa social media. Ay naku, lalo lang hahaba pag gano'n. Tsaka parang as if naman, parang it's hindi naman business yan ng ibang tao. Tsaka correct, parang lumalaki pa, mas marami correct pa nakakaalam. At ang makikialam sa'yo, walang alam tungkol sa trabaho mo. Oh, masusulsulan pa yun, ha? And most likely, sa dami nilang makikialam sa'yo, may impluensyahan ka. Samantala, ang dapat mong kausapin lamang ay isang tao, yung boss mo. Lahat kung, naman nadadaan sa maayos na usapan. Oh, at kung may hinga ka ng payo na hindi boss mo, kausapin mo yung kung may asawa ka, asawa mo. Or a good friend of yours na mayroong matinong pag-iisip. Huwag yung mga miserable! Oh, basta ito lang iiwanan ko sa'yo. Bigla sumulpot sa isip ko. Baka mayroong nanonood sa atin na didepress at pakiramdam yung broken na broken siya. Alam mo, tandaan mo, broken crayons can still color. O, namnamin mo yung sinabi kong yan. Naramdaman ko lang eh. Parang mayroong nanonood sa atin na parang depressed. So, tandaan mo yan. Namiss nyo ba ang masasayang kwentuhan na talakayang alay para sa mga manggagawang Pilipino? Huwag mag-alala mga ka-OMJ dahil maaari nang balikan lahat ng ating mga kulitan at mahahalagang impormasyon sa ating official social media account. Kaya please follow, like, and subscribe sa aming Facebook, Instagram, YouTube at TikTok accounts ha na... At Oh My Job Philippines! At syempre, follow us on Twitter sa... At Oh My Job PH! L! Oh My Job PHL! Oo nga, oo, tama. Oh, ayan, pindutin nyo na lahat na mapipindut nyo dyan, ha? Like, follow, subscribe, share, comment, basta lahat, pindutin! See you, mga ka-OMJ! Sana ng keeping cordon. 1, 2, 3, 4, 8. Kasi nawawala yung apat na ulam.